Siamo alla fine. Salamat sa Diyos at nandito po kayo. Punong-puno, kaya pa na natin magsakripisyo. Kaya pa na natin gumisip ng umaga-umaga para magsimba. Kaya nga, nais ko pong sabihin sa inyo, no? Yung ating misa ni Galio ay paaabutin na natin ng Semana Santa. Amen? Amen! Ayaw ata ng iba, no? So, ngayon, araw walang ito, tulog. Napakaganda natin pag-uusapan ngayong araw na ito sa ating Ebanghelyo. Napakinggan na po natin ang pagsilang ng magpapakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Napakinggan na natin ang pagsilang kay Juan Bautista. Biruin po ninyo, sa loob ng matagal na panahon, si Zacarias at saka si Elizabeth ay matagal nang nagsasama. Sa katunayan, matanda na sila. Ang problema, kahit napakatagal na nilang nagsasama, wala silang anak. Napakalungkot, sapagkat noong kapanahonan, ang mga mag-asawa ay may tatlong katungkulan. Ang mga anak, ikalawa, ang mga anak, at ikatlo, ang patuloy na mga anak. Subalit, napakalungkot, sapagkat si Elizabeth ay natagpo ang bako. Pero ang napakaganda, sa kapila ng kanilang kalungkutan at sa kapila ng kanilang kawalan ng anak, hindi nawala ng pananampalataya ang mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Sabi sa atin, isang araw, habang nananalangin itong si Zacarias, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, Zacarias, huwag kang matakot, no? Hindi magtatagal yung asawa mo si Elizabeth ay magdadala ng tao at magsisilang siya sa isang sandol na lalaki na pangangalanan mong Juan. Sabi naman itong si Zacarias, paano mangyayari yan? Gayong kami ay matanda na at paupang aking asawa. Napakalungkot kung tutusin. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nagdala tao pa rin itong si Elizabeth. Kung kayo po isang araw habang kayo ay nagdadasal, no? Nagpakita sa inyo ang anghel ng Panginoon at magdadala ng tao kayo, hindi po pa talagang nakakagulat at nakakagimbal ang ganoong balita. No? Isang araw, pagkagising ninyo, halimbawa, pagbaba ninyo ng kwarto ninyo, paglabas ninyo, nakita ninyo yung lola ninyo 80 anyos nasa lababo, nagdududuan. Pagkatapos sinasabi ng lola ninyo, ako, buntis ako. Ano po magiging pakiramdam ninyo kapag napag-alaman po ninyo na yung lola ninyo ay nagdadala ng tao na naman? Kaya po ba ninyong ipagmayabang? Kaya po ba ninyong sabihin sa mga katrabaho ninyo, yung lola ko, 80 anyos na, nagdadala ng tao, buntis na naman? Kaya niyo po bang sabihin iyon sa mga kaklase ninyo, no? Na nagdadala ng tao ang lola ninyo? Hindi po ba katulad ni Zacarias, mapapatahimik tayo, mapipipi tayo? Pero ang pagdadala ng tao ni Elizabeth ay isang napakagandang balita para sa kanila. Ngayong araw na ito, isang siguradong bagay din ang mangyayari. Ang Diyos ay mayroong sorpresa para sa atin. Katulad ni Zacarias at ni Elizabeth, ang Diyos ay mayroong regalo sa atin. Katulad ni Zacarias at Elizabeth, ang Diyos ay mayroong bulaga para sa atin. Diyan ay totoo. May regalo, may sorpresa, may bulaga ang Diyos para sa atin. Upang makita natin ito, katulad ni Zacarias, kinakailangan din natin tumahimik. Kasi kung maingay tayo, kung abala tayo sa maraming bagay, hindi natin makikita ang regalo ng Diyos. Hindi natin makikita ang sorpresa ng Diyos para sa atin. Katulad ni Zacarias, para matanggap ang regalo ito, kailangan din natin tumigil at manahimik para makita ang regalo at sorpresa ng mayroon. Tingnan niyo nga po ang katabi ninyo, tahimik na ba siya? Dapat na siyang patahimikin. Ikalawa, ang ikalawang napakagandang panawagan sa atin ng ating pagbasa ng ating Ebanghelyo ngayon, hindi lamang sinasabi sa atin na katulad ni Zacarias at Elizabeth, mayroong regalo, mayroong sorpresa ang Diyos para sa atin.
ang ikalawang napakagandang panawagan sa atin. Katulad ni Zacarias at Elizabeth, patuloy tayong kumapit sa Diyos. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Patuloy tayong sumampalataya sa Kanya. Kahit sila ay bigo na magkaroon ng anak, si Zacarias at Elizabeth ay patuloy na sumampalataya sa ating Diyos. Matanong ko po kayo, kayo po ba ay mga taong mayroong pananampalataya sa Diyos? Kayo po ba ay mga taong patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon? Madalas sasabihin natin, "Oo, Father, may pananampalataya ako. Opo, Father, nagtitiwala naman ako sa Panginoon." Bibigyan ko kayo ng isang larawan kung paano kung minsan mahina ang ating pananampalataya. Isipin po ninyo na may isang serpero dito sa inyong harapan. Naglagay yung serpero ng isang lubid, isang alambre dito. Sabi ng serpero sa inyo, sa tingin ba ninyo, kaya mo tumawid sa alambre ito? Sasabihin niyo, "Oo, naniniwala na kami, kaya mo yan, kaya mo yan." At tumawid ang serpero. Maya-maya, may dala na siyang patpat, sabi ng serpero. Sa tingin pa ninyo, kaya kong tumawin kahit may bitbit ako? Oo, kaya ko yan, kaya ko yan. At dito nga natin, kaya kong tumawin sa alambre yan. Maya-maya, ikatong pagkakataon, sabi ng serpero, sa tingin pa ninyo, kaya kong tumawin sa alambre ito na nakasakay pa sa isang bisikleta? Mahirap yun. Pero sabi ng mga tao, "Oo, naniniwala kami, kaya ko yan. Nagtitiwala kami sa iyo, kaya-kaya mo yan." At nakatawid ang serpero gamit ang bisikleta. Sa ika-apat na pagkakataon, sabi ng serpero, "Ngayon, tatawid ako sa alambre ito, nakasakay sa bisikleta, may angkas pa. Sa tingin ba ninyo, kaya ko?" Sabi ng mga tao, "Yeah, no, kaya mo yan, palakpak ng mata, kaya-kaya mo yan. Nakatawid ka naman may bisikleta, ngayon pa, pwede kang mag-angkas dyan, magkaroon ng angkas sa bisikleta mo yan." Kayang-kaya. Yan ang paniniwala ng mga tao. Subalit, sinabi ng serpero, "Sino sa inyo ang gusto kumangkas?" Yung mga tao, tumahimik. Sapagkat nagtitiwala sila na kaya niyang tumawid na merong angkas gamit ang bisikleta sa lubid. Subalit, ni isa sa kanila, ayun, walang tiwala na sumakay sa bisikleta. Katulad ng mga tao sa harapan ng serpero, ganyan din tayo sa Diyos. Sinasabi natin may pananampalataya tayo, may magtitiwala tayo, subalit kulang, malagnaw ang ating pananampalataya. Sa ating Ebanghelyo, ibinibigay sa atin na halimbawa si Zacarias at si Elizabeth, may malalim na pananampalataya sa Panginoon na naging dahilan upang matanggap nila ang regalo at sorpresa ng Mayroon. Amen? Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.